Stage 6 ngayon ang ating mapapanood. Anthony Sutahir kasama si Froy Daiko. At ngayon makikita po natin itong leg na to magagaling. Mag-umpisa po sa Malolos, Bulacan all the way up to Tarlac. Froy, pag-usapan muna natin. Siyempre, nagkaroon ng rest day bago pagkatapos itong tinatawag nilang killer stage na umaakit sila sa bundok na napakatarik. Kaya nga, nagkaroon ng pagkakataon itong mga riders natin na maka-recover. Considering na very, very hard talaga yung naging karanasan nila doon sa bundok ng Muzay. At pagbiyahe nila magmula sa Cebu, papunta rito sa Luzon, nagkaroon sila ng pagkakataon na magmuni-muni, magpahinga, at pag-aralan muli ang takbo ng karera. Roy, gaano ka-importante para sa mga siklista yung ganong klaseng pagpapahinga dahil medyo talaga nahirapan sila doon sa huling stage natin? Well, syempre, ang katawan ng tao kailangan talaga ang recovery. Now, that gives them enough time para ipahinga yung pagod nilang katawan at yung kanilang mga muscle ay ma-relax uli at humanda para sa susunod na laban. Ngayon, palapit na po tayo sa kilometer zero, pero bago tayo maabot dun at mag-umpisa yung ating karera dito para sa stage number 6, obviously, may mga ibang mga siklista na tanggal na, so hindi na tayo 96 riders in full. Yeah, we started with 96 riders. We're supposed to start with 90 riders today. But unfortunately, one very prominent rider in the person of Oscar Rindole. Alam mo, yan si Oscar Rindole, tiga Nueva Ecija. This lap, normally, isa yan sa mga paborito rito. Pero Oscar Rindole did not start. At yan na po, start na po ng ating karera. Ito na po yung ating sixth stage. Once again, Malolos, Bulacan po ang ating umpisa. That's where we are right now. At matatapos po tayo sa Tarlac. Gaano ka-importante rin yung pagkatapos nung napakahirap na stage number 5? Dito ay medyo maiksi naman to, so hindi bugbog masyado yung mga siklista. Well, we have a change of terrain. At makikita rin natin na yung mga siklista na hindi nila forte yung pag-akyat ng bundok, now is the time para sa kanila mag-shine. At makikita po natin, ito na po yung ating first group. Papasok na po tayo dito sa Pampanga. At makikita natin, the weather is sunny. Nakakaibang kakaiba no sa pinagdausan natin doon sa Cebu na napakalamig at basa na ulan. Hindi mo rin masabi kahit dito sa Metro Manila, medyo masama yung panahon, nag-iiba pati na rin dyan po sa Pampanga, hindi natin masabi. Pero ngayon, nakalabas nga yung araw katulad nga ng sabi ni Froy. At obviously, yung change of weather, at least wala nang unexpected as far as the cyclists are concerned. Hopefully. Kasi ang ating weather, hindi natin talaga ma-predict. At siyempre, with the change of terrain and change of weather comes a different tactic. At makikita natin dito, nagpapakita ng kakaibang taktika yung mga teams. Alam mo, kumpara doon sa mga previous stages natin, mas lalo na yung mga may mga bundok na inaakyat. Obviously, dito, Froy, makikita natin yung first group natin at saka yung peloton, hindi ganun kalayo ang agwat. Well, these riders, they are capable of running maximum of 60 kilometers per hour. Makikita natin, antuli ng dalahan, pero yung mga nasa huli, hindi nagpapaiwan. At yan, nakikita po natin ang ating first group. Nabigit po natin na hindi naman ganun kalaki yung agwat dahil syempre halos patag lang yung kanilang gagawin dito sa ating stage number 6. And obviously, nasa harapan kagad yung Tiga Nueva Ecija, number 35. Walang iba kundi itong very prominent rider yan. Number 35 is Orly Villanueva. Napakatagal ng siklista yan at lagi nagpapakita yan ng husay, lalo na sa mga gantong stage. At yan na po tayo, isang kilometro na lang po bago mag-umpisa yung ating sprint. Well, kita natin gigil na gigil yung mga sprinters natin. Pagkakataon na nila to, matapos na pahirapan sila sa bundok, now we will see the sprinters doing the thing. At yan, makikita po natin yung mga prutas na pwede natin bilhin. Siyempre, yung mga siklista, hindi lang muna iniisip yan dahil talagang para sa kanila, karera yung nasa isip nila. As we can see here, once again, a lot of our cyclists. At alam mo, yung narinig po, ang dami mga bata, mga lalaki, babae, you know, everybody of all ages, talagang excited na tumadaan sa kanila yung Ronda Pilipinas. Well, lalo na itong bayan ng Pampanga. Marami talaga dito na apisyonado ng cycling. So we expect all the people to come out of their houses, be in the street, and watch the peloton go by. Kita mo, narinig mo yung mga bata, sinasabi lang, nandiyan yung mga siklista. Ayan na nga po sila. Tumadaan na po sila sa kanilang mga lugar. Ito na naman po, balik po tayo sa ating peloton. And there's a portion of rough road over there. Iyon ang kakaibahan.
hindi lahat ng kalsada makinis. We have portions of rough road at pag binalas ka dyan at nagkaroon ka ng mechanical trouble, goodbye ka na. So kailangan syempre alisto din yung ating mga siklista rito sa mga ganong klaseng kondisyon. Well, everything. Kaya nga yung support vehicles nandiyan lang sa likod at dyan natin makikita kung maganda ang support. Ito na naman yung first group. Medyo lumaki na sila. Kanina dalawa, tatlo lang pala sila doon sa ating first group. Pero ngayon, lumaki na at nahabol na sila halos ng peloton. Daniel Asto, native of Tarlac. Tarlac ang finish natin, kaya makikita natin mga tika Tarlac nagpapakita. Sa tingin mo ba, medyo inspirado siya kasi gusto syempre niya magpakita ng gilas, mas lalo na doon tayo, doon yung nga yung katulad din sila mo, yung ating tapos. Of course, at ito ang pagkakataon nila na sa mata ng kanilang mga kababayan, ipakita nila ang galing nila. At least makakuha sila ng isang stage, even if they don't actually win the entire race. Pero importante, pagdating nila doon sa kanila lugar, magpakita ng gilas naman sila. Anthony, ang tuli ng dalahan, easily mga 50 to 60 kilometers per hour ang takbuhan itong karera na to sa kasalukuyan. At yan, patapos na po yung ating sprint. And so fittingly, nandun pa sa may opisina ng LBC, kaya nakita natin ang daming mga nasa labas at nag-aantay para makita yung mga ating mga siklista. At halos segundo lang ang pagitan, eto na yung men peloton. At yan na po, sabi nga nung Senyas, all the way up to Tarlac, papunta yun. Pero syempre, dadaan muna tayo sa Nueva Ecija. Well, kaya nga kanina pa nagpapakit ng gilas yung mga tuga Nueva Ecija and of course, itong mga tiga Tarlac. Pero it's anybody's game up to this point. Kitang-kita po natin, yan na naman po yung peloton. Now we go back to the first group. And nakita mo, yung medyo yung first group, lumaki na rin yung numbers ng mga siklista. Well, this is a flat stage. Sprinter's paradise, sabi nga nila. And marami tayong mga siklista familiar dito sa ruta na to. And they're giving it all. How important is familiarity para sa mga siklista? Nakita naman natin yung sa last stage, yung mga talagang sanay umaki at yung mga taga Cebu, they use their familiarity to their advantage. Well, of course, alam ng mga siklista kung saan babanat, saan magpapahinga, saan sila mag-iintay ng pagkakataon na umatake. And it shows, katulad itong number 28, si George O'Connor. Hindi natin nakikita noon yan, itong 113 na si Ramon La Paza. Iniintay nila yung mga gantong pagkakataon para magpakita ng ilas. Diyan na po, nakikita natin, 10 kilometers na lang po. At ito, it's still anybody's game, 10 kilometers to the finish line. Napakaliit ng diferensya ng ating lead group dito sa main peloton. Well, as compared to some of the other stages na medyo mahaba, kailangan sila siguro mag-conserve ng energy dito, pwede naman silang mag-all out. Yeah, at sa sobrang bilis ng takbuhan, yung kaprasong lamang na yan, kayang abutan. Ito na tayo, going to the finish line. Last 500 meters, ito na si Felipe Marcelo, kasunod si Daniel Asto, kasunod si Tomas Martinez. Now is Daniel Asto in the last 300 meters. Daniel Asto followed by Tomas Martinez, followed by Felipe Marcelo. It's Asto in the last 200 meters. Now 150 meters, it's still Asto, Asto. Tomas Martinez making a bid. Tomas Martinez. It's Tomas Martinez followed by Felipe Mancero and Daniel Asto. Tomas Martinez in front of his proud kababayans. It's Tomas Martinez in Tarlac. Grabe yung ginawa ni Tomas Martinez. Doon kitang-kita mo doon sa huling stretch lang. Actually, sa last 50 meters, doon lang talaga niya iwanan yung dalawa. Kala nga natin, it could have actually been anybody's race. Pero here, in that final stretch, nakita natin Tomas Martinez nga ang nagwagi rito. Tomas Martinez saving the best for last. At sa harapan pa ng kanyang mga naghuhumiyaw na kababayan, what a victory. Kitang-kita mo doon sa paligid, napakarami po nila talaga, lahat sila pumapalakpak at siguro yun ang nakapagbigay sa kanyang lakas. Makitang-kita sa mukha nito si Tomas Martinez na binuhos niya talaga lahat at talagang hindi maipinta ang kaligayahan ng tao sa kanyang pagkakapanalo dito. So Tomas Martinez po ang ating nauna, Felipe Marcelo in second at nangangatlo, pangatlo, si Daniel Asto. Kitang-kita mo talaga, Froy, inspiradong-inspirado talaga tong si Tomas Martinez. Oo, at wala na siyang ihilingin pa. Mananalo ka sa harapan ng iyong mga kababayan, tuwan-tuwa sa iyong pagkapanalo at pinaligaya mo ang buong probinsya. At kitang-kita mo talaga, ang daming mga siklista talaga dito as we're gonna start moving into our awarding ceremonies at malalaman na po natin at mabibigyan na po ng pansin yung ating first, second, and third.
Diyan po, unahin po natin ang ating third placer. Makukuha muna niya yung kanyang medalya pagkatapos nun. Siyempre yung kanyang cheque. Daniel Asto po yung ating third placer. In second place, Felipe Marcelo. At yan na nga po siya, kasama ng ating mga officials galing sa LBC. And of course, yung ating first placer, winner of this very short leg, Tomas Martinez. Dalawang tiga Tarlac, isang tiga Nueva Ecija nanalo dito sa ating lap. At napakalaga pa itong ating second placer na walang iba kundi si Felipe Marcelo, isang bagong-bagong rider na nagpapakitang gilas at gumagawa ng pangalan dito sa Ronda 2013. Yan po yung kanilang mga cheque, 50,000 for first place of course. At ito na yung mga binabanggit mo yung ating mga jersey winners. Ang MVP Sports Foundation Yellow Jersey napunta kay Team PLDT Spider El Joshua Carino. Ang sumunod, itong white Jim Bay jersey napunta kay Iris Valenzuela ng LPGMA American Vinyl. At ang blue Total jersey napunta kay Ronald Oranza ng PLDT Spider. At siyempre, ang ating red jersey wearer, walang iba kundi si Iris Valenzuela ng American Vinyl LPGMA. At yan po, nakikita po natin yung ating mga nagwagi dito sa ating stage number 6. Nagmula ng Malolos, Bulacan all the way up to Tarlac. We'll see you in stage number 7.